posibilidad ng tagumpay o kabiguan ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Why Do Good Things Happen to Bad People? There are unkind and abusive people that seem to succeed and even thrive. There are wicked people who become rich or famous or powerful or all of the above. Bakit po ba ganun? Kumisan yung mga what we call bad people who have such good lives. Where is God and what is God's word in all this? Kung ito po inyong katanungan o katanungan ng mga nagtatanong sa inyo, atin pong pagbulay-bulayan, ihingi sa Panginoon ng katugunan. Ang pag-aaral natin, pinamagatang why do good things happen to bad people? Bakit may mga mabubuting bagay na nangyayari sa masasamang tao? Panginoon, kami po ay pinupuri namin. Kami po ay yumuyukot sa sumasamba sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po kami. Pakabanalin niyo po kami by washing us with the blood of Jesus. We declare ourselves your people, your protectorate, your church, your flock, and you, Lord Jesus, are the sheep. We are the sheep of your pasture, O Lord Jesus. We are the sheep of your church, and you are our shepherd. Humihingi kami, Panginoon, ng karunungan. Karunungan mapag-aralan namin na iyong salita at nawa sa pag-aaral na ito, kayo po ang tunay na maging tagapagturo. Kayo ang maging tagapagsalita. Use your servant as your footstool. Lift up only yourself. Bless your people and let your wisdom flow from your heart, O Lord, into ours. In the name of Jesus, we reject all lies, all half-truths, all deceptions. And we pray, Lord, that you're going to give us sensitive spirits that we may recognize the truth from falsehood and that you may liberate us with your truth. Lead us, Father, in the name of Jesus, we reject and drive away any presence of evil and frustrate any plans of evil against this holy assembly in the name of our living God. And Father, we pray that you may take delight in your people, that you may be our speaker. We seek you, Father, in Jesus' mighty name. Why do good things happen to bad people? Bakit parang hindi agad nabibigyan yata ng justice ang maraming tao, maraming gumagawa ng masama, parang nagkakapremyo pa? Ang tanong, why do good things happen to bad people and not to the good only? Bakit hindi na lang para sa mabubuting tao ang lahat ng mabubuting mga pangyayari? Unang-una po, no one is really good. Kung irereserba po natin ang lahat ng good things to happen only to good people, then nothing will happen because no one is really good. Psalm 14 verse 3, all have turned aside. They have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. So no one does good. Walang taong mabuti at walang taong gumagawa ng mabuti. Sabi ng atin pong binasa na Psalm chapter 14, verse 3. Isaiah 53, we all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Tayo ay parang mga tupa na nagkandaligaw-ligaw. Bawat isa ay naligaw na ng landas. At ang Panginoong Diyos Ama sa langit ay inilagay sa Diyos Anak at sa Kanya siningil ang kasalanan natin pagkakamaling lahat. Alam niyo po, yung mga tupa ay madaling maligaw, madaling malito, madaling matakot. Kaya nga siguro ang ginawang metaphor para sa ating mga anak ng Diyos ay tupa. Naliligaw madalas, nagkakamali, nalilito, madaling mahulog sa mga bangin-bangin, lagi na lamang inaalagaan, pinapaalalahanan, parang hindi na natuto. Ano pong sinasabi tungkol sa atin ng Isaiah 53 verse 6? All have gone astray. Lahat ay naligaw. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God.
Ano naman ang sinasabi sa atin ng Book of Romans? All have sinned. Kaya pag sinasabi natin, why do good things happen to bad people? Sino yung bad na tinutukoy nyo? Ang ating kapwa at sa lagay tayo hindi bad? The Bible, the Word of God tells us, no one is righteous, not even one. Paminsan-minsan, righteous tayo. Pero lumalampas po ba ang isang maghapon na hindi tayo nagkakaroon ng unrighteous thoughts, unrighteous intentions, unrighteous deeds? Kaya para sabihin natin, why do good things happen to bad people? Immediately, we are labeling other people as the bad ones. At parang tayo ay hindi. Kahit nga po mga inosenteng bata sa tingin natin, even innocent children are not altogether clean. Psalm 51 verse 5. Surely, I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So sinasabi po dito, ipinaglilihi pa lang ako, may kasalanan na ako. Maybe it is not a personal sin, but it is generic racial sin. Sin of the human race that stains us all. At nakita nyo, kahit mga tinatawag natin mga mumunting anghelitos, anghelitas, mga maliliit na bata, sobrang makasarili. Sobrang mga selfish. Pagka gustong laruan, hindi mo binigay, iiyak ng iiyak, laruan ng may iba, gawin. Kahit ano, basta't sarili lang ang iniisip. Ang bata-bata pa. So, sino ngayon ang makaliligtas sa magsasabing, hindi ako bad? Para sabihin yung, why do good things happen to bad people? As if bad is second or third person and not per person, I or me. There are no genuinely good people. Some are just less bad than others. Walang mabuting tao. Meron lang na di gaanong kasing sama ng iba. Pero ang lahat ay may karumihan. Kaya ang lahat ay kailangan ng pagliligtas ng Panginoon. Ang lahat ay nangangailangan ng grasya, hindi ng justice. Because if the justice of God would prevail, we will all go to hell. May mga nagre-reklamo pa, Pastor, unfair naman po ang Diyos. Bakit may mga pupunta sa hell? Talagang unfair ang Diyos. Kasi kung fair ang Diyos, lahat tayo dapat pupunta sa impyerno. Kaya talagang unfair siya. Ang nagwa-work sa kanya ay justice madalas. Kumisang kasi pag sinasabing unfair ang Diyos, bakit may mga masasamang pupunta sa langit? Bakit naman yung kilala kong masama? Sayang naman na born again pa. Pati ba siya, maliligtas na rin? At anong gusto nyo? Kayo lang na makasalanan ng maligtas? Because all have sinned and fall short of the glory of God. Pero hindi naman. Ako naman yung mga maraming mabubuting gawa. Nagtatites nga ako. Nag-offering ako. Nagtuturo ako sa Sunday school. Man's best deeds are just like rags to God. Ang pinakamalilinis at pinakamabubuti nating gawa ay para lang mga basahan sa harap ng Diyos kung ikukumpara sa kanyang tunay na kalinisan. Isaiah 64 verse 6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like, what? Filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Para lang tayo mga tuyong daho na hinihipan-hipan ng hangin, kung saan dalin doon nadadala, yun lang po ang ginagawa ng ating kasalanan, parang malakas na hangin na hindi natin maiwas-iwasan, tayo ay dinadala dito at sinisiklot-siklot doon at dito. To label some people as bad is almost self-righteous, mga kapatid. Huwag kayo nagsasabing yan masama. Kasi pag sinabi niyong masama siya, ibig sabihin alam niyo kung ano ang mabuti. At kung alam natin kung ano ang mabuti, tungkulin natin gawin ang mabuti at maging mabuti tayo. James 2 verse 10, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just how many? One point is guilty of breaking all of it. Kahit sinusunod mo ang siyam sa sampung utos, meron kang isang hindi nasunod, sa tingin ng langit, lawbreaker ka na rin. Hindi na ibig sabihin na isa lang ho naman, ba't siya lima, pareho lang kayong lawbreaker. Magkaiba lang ng degree. Kaya sabi, kahit na sinisikap mong sundin ang lahat ng utos, pero isa lang hindi mo nasunod, guilty ka ng lahat ng yan. Ano pang ibig sabihin nito mga kapatid? No one is righteous before God. Walang banal, walang malinis. All have sinned and fall short of the glory of God. Nobody is sinless. Walang mga sin pecado concebida, walang mga conceived without sin. The Bible said, all have sinned
and fall short of the glory of God. So, kaya kailangan po natin ng tagapagligtas. Kailangan nating lahat. Sapagkat kung asa lang tayo sa ating sariling gawa at kaligtasan, walang maliligtas. If you break one of the laws, you break all eh. So, lawbreakers tayo lahat. E paano tayo ngayon tinatawag sa Bible na saints? Clean, holy ones. Because when you believe in Jesus, the blood of Jesus cleanses you from all sin. Nagkakaroon po kasi ng exchange. Kinukuha natin ang kasalanan natin, kinukuha ng Panginoong Jesus. Ang kabanalan niya, kinukuha natin. Tayo yung nagiging banal, siya yung naging makasalanan, kaya siya namatay at naparusahan para sa atin. E paano yung hindi tatanggap kay Jesus? Walang kumuha ng kasalanan niya. Wala siyang pinagkuhan ng kalinisan. E di dala-dala niya yung sarili niyang karunihan. Kaya nga siya mapapahamak. That's why without Christ, there is no salvation. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya hindi po tayo dapat self-righteous. Pag nagre-reklamo tayo, man, sabi natin, bakit ito masama kung mangyayari sa kanya? Mabuti. Anong ibig sabihin nyo? Kayo mabuti. So no one is really good. That is one thing that we should always remember. Huwag din tayo naghahanap ng perfection sa ating mga Bible study leaders, sa ating mga elders, deacons, pastors. Lahat po tayo pare-pareho lang na nakatindig sa grasya ng Diyos. Pare-pareho lamang na upheld by God's mighty right hand. Walang taong mas banal at mas marunong at mas magaling kesa sa iba. Pare-pareho lang tayo umaasa sa awa ng Diyos. Kaya mahalaga nagdadalanginan para sa isa't isa. Hindi yung pagka meron tayong kapatid na nagkamali, pagpepiestahan, puputaktihin, tatapakan, uusigin. Ikaw, Bible study leader pa naman kita, ganyan ka. Pero ang tanong natin, naipag-pray nyo ba ang Bible study leader nyo? Kung hindi mo ipinagpe-pray ang isang tao, wala kang karapatan na mag-comment. Wala kang karapatan na umusig. Dapat ka pang masisi dahil hindi mo ipinag-pray. Ang utos, pray one for another. Kaya nga siguro yan nada pa, nagkulang ka ng pag-support sa prayer. Teacher mo pala, pastor mo pala, ipinagpe-pray mo ba? Pagkatapos, pag nagkamali, kauna-unahan ka magko-comment. Kaya kitang-kita nyo kung gaano kasama ang kalooban ng tao. And sometimes, these terrible things happen inside the church. Kaya tuloy ang mga tao sa church, nagiging hypocrite, nagmamaskara. Kasi pagka may konting kamalian, mayroong konting pagkakadapa, ang kauna-unahan nag-chichismis, taga-church mismo. Tanungin nyo nga ang katabi nyo, medyo ganitin nyo yung gil. May maskara ka ba? Diba? Ikaw ba'y talagang ikaw na? Yan na ba yan? Kasi alam niyo po, kung nagmamaskara pa rin ang kapwa natin at kapatid sa church, ibig sabihin may kasalanan tayo. Ano kasalanan ko doon? Itatanong nyo. Siguro hindi natin na ipababatid na hindi tayo judgmental, that we can be prayerful and supportive at pwede sila mag-relax at ipakita ang kanilang tunay na anyo, tunay nilang mga kahinaan para makapagtulungan tayo. Pero pag lagi natin ine-expect sa kapwa, ang galing-galing niya, lagi siyang perfect, mapipilitan siya talagang mag-pretend. Mapipilitan siyang ikubli ang kanyang mga problema. Sabi mo, oy, deacon ka, may problema ka pala sa anak mo, hindi ka na deacon ngayon. Kaya pag tinanggal nyo lahat ang mga deacon na may problema sa anak, di walang natira. May kasalanan ka pala, hindi ka na dapat mag-minister, di walang natira. Kaya kailangan magtulungan imbes na nagsisiraan. Because remember, even the Lord remembers that we are all made of dust. Habang mataas ang pagtingin natin sa ating kapwa, lalo mga leaders natin, lalo nating taasan ang pananalangin para sa kanila. Sapagkat kung mayroong isang demonyong naka-assign sa walang silbi-silbing Kristiyano, siguro yung maraming silbi, pito ang naka-assign doon para siya patirin, para siya dayain, para siya magkamali at maraming madamay. That's why we should be supportive. Remember that we are all sinners. Forgiven sinners. Living by the grace of God. Importanteng-importante. Kaya mag-iingat din tayo sa mga terminology. Minsan, daladala mo yung tiyan mo sa church, sasabihin mo agad sa usher, sa salvation mo idalaga yan, hindi pa saved. Pagan ito. O ito, itong kasama ko, ano to? Unchurched. Hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung mga napaka-careless na mga words na pag narinig tuloy ng iba, na nagpapanting ang tenga nila. Ano ba pinakaiba lang natin sa kanila? Nauna lang tayo lang ng ilang hakbang na tanggapin yung pagpapala ng Diyos at pagpapatawad. Kala mo na tayo kung ano tayo magsalita. We are all just forgiven sinners. Some were just forgiven earlier than others. Some of us know a little bit more of God's word than others. So nobody can be proud because all men just depend on God's grace. Ano pa po isang dapat nating matanto tungkol sa pagtatanong na why do good things happen to bad people? All people,
are given chances to turn to God. Lahat ng tao, binibigyan ng Panginoong Diyos ang pagkakataon na magbalik loob. God is good to all people. Hindi lang sa inyo na born again, hindi lang sa atin, bakit ako born again? Yung kapitbahay ko, hindi born again, mas malaking ang negosyo niya. Eh siguro, mas masipag siya kesa sa inyo. At sa akala nyo, kung born again kayo, automatic pupunta na lahat yung mga pagpapala. God is good to all people. Matthew 5:44-45. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. So, pinasisikat daw ng Panginoon ang kanyang araw at pinababagsak ang kanyang ulan doon sa masama't sa mabuti. Ang ibig sabihin lang naman ng masama doon ay yung nasa kanyang sariling kasalanan pa, at yung mabuti ay yung makasalanan din naman, pareho lang ng masama, na tumanggap na ng pagpapatawa dahil kumilala na sa Panginoon. Yun ang pinagkaiba ng righteous at unrighteous. So God is concerned with and God gives chances to all people. Buti na lang, hindi ako naging Diyos, hindi kayong naging Diyos. Kasi kung tayo mga naging Diyos, judge agad yung iba. To hell agad yung iba. Lahat siguro nag naiinis tayo, to hell agad. Buti na lang, hindi tayo ang Diyos. That God is good to all. Kahit sa mga nakakainis, good pa rin siya. Good nga siya sa atin, eh. Nakakainis tayo, di ba? Itanong niya sa katabi niya, talaga ba nakakainis ako? Sabi niya, oo, di mo alam. Pero minamahal pa rin tayo ng Diyos. Bakit hindi natin ngayon mahalin yung hindi ka mahal-mahal? People need love, especially when they don't deserve it. Gusto natin agad, ma-judge yung iba. Bakit yung masasamang tao? Why don't all sinners fall dead? Why don't all rapists fall dead? Bakit hindi lahat ng masasamang tao kainin ng lupa? 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya iba pagka-born again, Lord, mag-second coming na, bumalik na po kayo ngayon na. Napaka-selfish nyo naman, ang dami nyo pa kamag-anak na hindi saved, gusto nyo nang mag-second coming? Kita nyo yung selfishness kasi na, pati ng mga Christians na, Lord, sana mag-end of the world na kasi may sakit ako. Para hindi na ako mamatay physically, mag-rapture na lang. Eh, paano yung takot-takot na tao hindi pa saved? Gusto nyo, dumating na ang Diyos ngayon? Saved na ba lahat ang mahal nyo sa buhay? Yung Lord, ang tanggal naman, bumalik na kayo. Sabi niya, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Sabi ko, ang pakiwari niyo sa ibig sabihin ng mabagal, eh hindi gumagawa, hindi umaaksyon, hindi mabagal ang Diyos. Hindi lang siya nang huhusga pa dahil gusto niyang marami pang lalong makakilala sa kanya. Paano nga naman yung nakakilala, wala nang bawian ng salvation, di kahit matagalan, di bale. Save na yan eh, wala na naman bawian yan eh. Eh yung hindi pa nakakakilala, kaya pinapatagal-tagal pa. Kung gusto nating bumalik na ang Panginoon at madali, eh dalian nyo rin ang evangelism. At kung nakahanda ang mundo sa kanya, eh baka bumalik na. Sometimes we can be so selfish even in our own prayers. Lord, bumalik na po kayo kasi handang-handa ka. Pero kung sakaling nagkamalik at nagkasala, Lord, teka muna, hold out, extension. Hindi pa ako maayos, konti pa. Pero ayan, okay na ako, sige po, husgaan nyo na ang mundo. We can be so selfish. God's kindness is meant to lead people to repentance. Mabait ang Diyos, hindi dahil siya'y konsentidor. Ang kabaitan niya ay nandun upang ipamukha at ipakilala sa atin na dapat tayong maging mabuti rin. Na dapat nating suklian ang kabutihan ng Diyos at dapat tayong magbalik loob sa Kanya. Why do good things happen to bad people? Sabi natin, no one is really good. All people are given chances to turn to God. And also, all people who reject God's kindness will receive God's justice. Lahat ng tao na nag-i-ignore, nag-a-abuse ng kabutihan, ng pagpapasensya, ng pagtutuwid ng Panginoon, ay may araw din. People who reject God's kindness will receive God's justice in this life. Dito pa, may parusa na. And also, in the next. Proverbs 29:1. A man who remains stiff-necked after many rebukes, na yan, sa kasalanan, na parang enjoy na enjoy, ang sarap-sarap ng buhay, yan ay pinapataba ng pagkatayin.
Minsan sasabihin natin, kaya bakit masasamang maingit, tao ang yayaman, gumagawa ng masama yung iba para sa mga sarap sila na buhay nito. Gumagawa ng masama kung gumagawa ng tama ang nagduro sa dito. Nasabog ka maingit dyan. But you have fattened yourselves in the day of church slaughter. Proverbs 1:22-33. How long will you simple ones love your simple ways? Now, this version of the Bible that uses word simple actually means foolish. Okay? Hindi talaga yung simple na simple, kundi ibig sabihin foolish. How long will you simple ones love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you and made my thoughts known to you. But since you rejected me when I called, and no one gave heed when I stretched out my hand, since you ignored all my advice and would not accept my rebuke, I in turn will laugh at your disaster. I will mock when calamity overtakes you. God speaks here. When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you, then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord, since they would not accept my advice and spurned my rebuke, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. For the waywardness of the simple, read full, okay? For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear of harm. So eto, bahala ang Diyos. Doon sa talagang matitigas ang ulo, those that stubbornly live in disobedience to God. What did that reading share with us? That the stubbornly bad will be destroyed beyond repair. Yung talagang ayaw magbagong loob, ayaw maghunos dili, ayaw bumalik sa Diyos, wawasakit din ang muling maribubuo pa. They will be slaughtered. Kakatayin. They will be overtaken by calamity, swept over by disaster, and overwhelmed by trouble. In other words, yung tatlong sunod-sunod na ito, isa lang ibig sabihin, sila ay dadaanan ng kutakot-takot na dilubyo na hindi nila makakayang harapin. Sila itatawag but not be answered by God. They will be ignored by God. Pag nanalangin sila, hindi diringgin. At pagka sila ay hirap na, they will look for God but not find God. Hindi lahat ng naghahanap ay makakita. Pagkatapos na ang deadline mo, tapos na ang quota mo, di mo na makikita. They will eat the fruit of their ways. Kung anong kanila itinanim, mayaanihin nila. They will be killed. And to top it all, they will be laughed at by God. Pagtatawanan sila ng Diyos. Kung natin, hindi natin lubos sa kilala ang Diyos, basahin natin ito, mga pinagbabasa natin na yan. Pinagtatawanan pala niya yung mga nahihirapan at nagdurusa. Kung yung mga yon ay sa kabila ng napakaraming paalala, napakaraming turo ay nagbingi-bingihan at nagpatuloy sa katigasan ng ulo, kahit dumating ang panahon na tatawag na sila sa Diyos, di na sila diringgin. At pagtatawanan ng Diyos ang kanilang mga pagdurusa. Kaya mahalaga, sa oras pa lang na mayroong panahon, tayo'y bumalik sa Diyos. Hindi mag-intay pa ng ganyang mga dilubyo. Ano po mga conclusions natin tungkol sa maikling pag-aaral na ito? What to do to the wicked? What to do about bad people who prosper, who enjoy, who succeed? Anong gagawin natin? Kung minsan may kilala ka, ang lupit-lupit sa inong maliit ka, tapos ngayon, bakit parang ang yaman-yaman ito? Ang sarap-sarap ng buhay. Merong nandaya na anahang ka pa. Merong gumawa sa ilang masama, maasenso. What do we do? First of all, brothers and sisters, do not judge them. It is for God to judge. Huwag niyo sasabing sila masama. Sila ganito. Sila ganon. Matthew 7:1. Do not judge or you too will be judged. Pag sinabi mo kasi ito masama, ibig sabihin dapat mabuti ka kasi alam mo pala kung ano yung masama. Nagiging kang very responsible dapat. Another thing that we should do about people who we consider are bad and having a good time, do not do evil to them. Do not return evil for evil. Una, huwag silang huhusgahan. Pangalawa, huwag silang gagawa ng masama. Komo sa tingin natin, masama sila. Matthew 5:43-48. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy.
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Tapos ibinigay niyo yung argumento bakit dapat gumagawa tayo ng mabuti kahit sa masama. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect. A very intriguing teaching. Sabi, kayo, para matawag na tunay na anak ng Diyos, eh dapat gumagawa kayo ng mabuti sa masama. Bakit? Eh ko ang Diyos nga gumagawa ng mabuti sa masama. Nagpapaulan, nagpapaaraw, doon din sa masama, para rin yung kanyang halaman ay tumubo't mamunga. Eh di ko kumpirin natin ang ginagawa ng Diyos. Siya ay mabuti kahit sa masama. At sabi niya, kung kayo mabuti lang doon sa mabuti sa inyo, binabati niyo yung bumabati lang sa inyo, minamahal niyo yung nagmamahal lang sa inyo, eh di ba kahit mga taong hindi kumikilala sa Diyos ay ganun? Hindi ba kahit nga masasamang taong tinatawag natin ay mabubuti rin magulang, mabubuti rin kapatid? Hindi ba kahit mga suplada ay batiin may bumabati rin naman? So ano pinagkaiba kung babatiin mo lang yung bumabati sa'yo, katulad ka rin nung iba dyan? Sabi, pero dahil anak ka ng Diyos, dapat iba. Binabati mo yung hindi bumabati, gumagawa ka ng mabuti sa hindi gumagawa ng mabuti sa'yo, then masasabing, aba, iba ka nga, anak ka nga ng Diyos. At tapos biglang ang ending, be perfect, therefore as your Heavenly Father is perfect. Perfection here does not mean 100% holiness kasi it is unachievable. E ano yung sinasabing be perfect? In the context of that whole paragraph, perfect means not returning evil for evil. Perfect means being good even to the bad. Kasi pag sinabi mong you should be perfect because your Heavenly Father is perfect, eh hindi naman moral perfection yung pinag-uusapan dito. Ang sinasabi, ang Diyos mabuti kahit sa masasama. So, ang ibig sabihin pala dito ng paggamit ng word na perfect, eh, mabuti ka dun sa masama. Therefore, perfect ka. Kasi paano mo susundin yung be perfect? Impossible. But the whole idea of the paragraph gives us a clue as to the meaning of the usage ng word na perfect. So, you should be perfect. Don't return evil for evil. Do good even to the bad. Do not even wish bad things for them. Kasi yung mga panalangin natin, mga hiling natin para sa kapwa, have a very mysterious way of returning to us. Yung sinasabi ng iba, talbog sa akin, dikit sa iyo. No? Pag nagsasabi tayo ng mga masasama laban sa kanila. What else do we do to what many people call bad people? Do not envy them. Proverbs 3:31-33. Do not envy a violent man or choose any of his ways. For the Lord detests a perverse man, but takes the upright into His confidence. The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. Sabi, huwag ka maiingit sa mga taong masasama. Huwag mong pipiliin ang kanyang mga maling pamamaraan, sapagkat kinamumuhian ng Diyos ang kanilang mga pamamaraan. Subalit kinakalugdan ng Diyos ang pamamaraan ng mga matuwid. Ang sumpa ng Diyos ay nasa buong tahanan ng mga masasama. Subalit, ang kanyang pagpapala ay nandun sa mga mabubuti. So pagka pala tayo gumagawa ng masama, hindi lang tayo ang aani, pati mga anak natin, mga kasama natin sa bahay, kasi yung sumpa sa buong sambahayan. Kaya kita nyo, pag may ama ng tahanan na gumawa ng mali, alam mo, nagkulasisi, nagganito, nagganyan, damay lahat! Kahit ina ng tahanan, gumawa ng mali, damay lahat. Pag may anak, gumawa ng mali, nag-drugs at lahat-lahat, damay lahat, pati ikaw ng nanay nawawala. Damay lahat talaga. Nagkakadamay-damay. Kasi may sumpa. Kaya mahalaga, binabantayan natin yung tahanan natin na bawat member accountable to each one. Kasi binaiba, wala kayong pakialam sa akin, sa katawan ko, kahit ihampas ko to sa apat na sulok ng Intramuros. Katawan ko ito, it's my body, it's my life. So, paano mangyayari sa ating mga Pilipino na ikaw ay napahamak na hindi madadamay lahat ang kamag-anak mo? Kaya huwag sasabing, it's my life. Damay-damay tayo. Kaya tayo may pananagutan sa isa't isa. What else do we do or not do when it comes to interacting with evil or bad people? Do not join them. Proverbs 24 verse 1. Do not envy wicked men. Do not desire their company.
Huwag mong naisin na makatropa sila, makasama sila, makavibe sila, kung sila ay sikat, kung sila ay prosperous. Eh, huwag kayong sasali. And do not wish bad things for them. Hindi bagay sa isip ng Kristiyano na nag-iisip ng masama sa kapwa at nagpaplano o nananalangin ng masama para sa kapwa. Do not rejoice when they suffer. Huwag na huwag magbubunyi pag kami nagdurusa. Kahit pa ngayon nagdurusang yon sa tingin natin, be, buti nga dahil makasalanan ka. Huwag magbubunyi. Proverbs 24, verses 17 to 20. Do not gloat when your enemy falls. When he stumbles, do not let your heart rejoice. For the Lord will see and disapprove and turn his wrath away from him. Do not fret because of evil men or be envious of the wicked. For the evil man has no future hope and the lamp of the wicked will be snuffed out. Sabi, huwag kang magbubunyi pag may nagdurusang mga taong masasama sapagkat baka makita ka ng Diyos. Hindi matuwa sa iyo ang Diyos. At yung galit niya ay mabaling mawala dun sa taong pinagagalitan niya ngayon at baka sa iyo mapunta. Kaya huwag ka sabing magbubunyi. Kung ang Diyos ay gumagawa ng kanyang katarungan, may itinatama, manahimik ka lang dyan, pasalamat ka at hindi ikaw ang tinatamaan. Pero huwag mong ipagdiriwang ang pagbagsak ng iyong kapwa, kahit pa nga sa tingin mo masama siya. Sapagkat pag nagdiwang ka, baka ang galit ng Diyos ay mawala dun sa tao, and in fact, baka sa iyo mapunta. Kaya dapat binabantayan natin ating sarili. And finally, what do? When there are bad people who seem to be having a good time, do not complain. Do not complain to God. Do not complain about God and about God's dealing with men. Alam niyo po, mayroong isang ayaw na ayaw ang Diyos sa ugali, yung pala reklamo. Lalong-lalo yung nagre-reklamo laban sa Diyos. Na yung Diyos ko, bakit naman kayo ganyan? Bakit niyo pinapabayaan ganito? Ganyan-ganyan. Ba't salagay mas marunong pa tayo sa Diyos? God knows His business. Diyos nga siya. Alam niya yon. And God is always right. Even though you may not always agree with God, God is always God. And therefore, He is right. Trust God, especially in matters of justice. Kung tayo po ay may mga na sa paligid natin, nakikita natin na bakit ito umaasenso sa kadayaan, sa panlalamang, sa panggagancho, bakit ito sa shortcut niya, sa hindi niya sa pagsunod sa tamang batas, nagkakaroon siya ng nangyayaring mabuti sa kanyang buhay, huwag kayong maingit, huwag kayong magreklamo. Ang asikasuhin natin mga kapatid, ang sarili nating pananagutan sa Diyos, ituwid natin ang ating buhay, at kung tayo ay magagamit ng Diyos sa kasangkapan para maituwid ang iba pa, lalong mabuti. But let us not be judges. Let's bow before the Lord and think about this. Sino-sino ang mga taong iniisip nyo, ito ang sama-sama tapos nag-enjoy sa buhay? Ihingi natin ng tawad sa Panginoon na ating pagiging judgmental. Ipaubaya natin sa Diyos ang kanyang pagkilos. After all, He is God of justice. Ang ating ituwid ang ating buhay. At kung meron po sa atin, kahit minsan naiinggit, natutoksong mainggit sa mga gumagawa ng mali, huwag na huwag gawin yun. Ang Diyos ay di natutulog at alam niya ang bunga ng lahat ng kamali ang ginagawa ng mga tao. Huwag tayong mainggit. So kung tayo man naiinggit sa mga kumisa na hindi gumagawa ng tama, ihingi din natin ang tawad sa Panginoon. Magulay-bulay tayo at ipasuri natin sa Espiritu ng Diyos sa ating mga sarili. Let's be alone with God for a while. Seek God's correction and God's blessing. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Why Do Good Things Happen to Bad People? Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapis. Bulwagan ng Panginoon, PICC, 1 Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Setyembre,
gaganapin ito ngayong September 1, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan. At ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit, pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon. Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tinalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam nyo naman po, maraming mga kabataan, pag nakakarinig niya, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga arti-artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabihin, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit, babad nga naman man sa tubig ang kahoy at basang-basa, pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit, mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi, na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan, laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila, at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang
Kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Bakit mahilig sa musika ang Pilipino? Kasi tayo spiritual people. At ang music ay isa sa mga pinakamadaling paraan para yung nasa physical world ay makaunawa, makaintindi ng mga spiritual impulses. Ang ating emosyon, ang ating spirit, ang ating mga nadarama is best expressed in music. Magpupunod
Bakit ang mga Pilipino hindi matapos ang usapan sa text? Isa sa ating kinikilalang kagandahang asal, ayaw nating tayo ang magwawakas sa anumang magandang bagay. At napakaganda yung nagte-text. Kasi nagkakaroon kayo ng communication, you have a connection. So, yung nag-thank you, sasabihin mo pa ng you are welcome. At yung nag-welcome, papadala mo pa halimbawa ng smiley na drawing. At kung ano-ano pa, kasi ayaw mo na ikaw yung hindi sasagot. Saya't sasagot at sasagot ka pa rin, haba ng haba tuloy. Kasi ayaw nating tinatapos ang isang magandang bagay. Hallelujah!
Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taos pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Hallelujah.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-anim hanggang ika-pito ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.